Ito po ang gulay na mabisa po laban sa diabetic o para bumaba ang sugar ng isang tao na mayroong diabetic. Ito po siya. Ayan po. Ang okra. Ituturo ko po sa inyo kung paano ang proseso para maging kagamutan ng mga taong mayroong diabetic o mga taong may diabetes na tinatawag maraming asukal sa katawan. Ito po ay marami nang gumagamit. May mga nakakaalam na po ang gulay na to na mabisa para po sa diabetic. Ipapakita ko po sa inyo kung paano yung proseso para maging gamot para sa diabetic upang sa ganon ay bumaba, pampababa po ng taong merong diabetic o sugar. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ang gagawin natin. Ayan na po siya. Hinugasan ko po. At ang kakailanganin po natin, kailangan po na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. At least 9 pieces po. Kailangan ng 9 pieces para sa isang inuman. At ibababad po natin ito. Kailangan po nating magpakulo ng malinis na tubig inumin. Kaya lang, kailangan pong ipakulo para at least tanggal, sigurado pong tanggal yung kung ano man yung meron sa tubig. Kahit po siguro yung tubig ay sinasabing purifier or ano ba yung mineral o ano dyan. Pero kung yung mineral po talaga na nabibili sa palengke, baka po kahit hindi na po ipakulo. Pero kung yung tubig inumin na masasabing malinis din, ipapakulo po natin yon at ipapalamig. Papalamig po yung tubig. Ayan na po yung tubig. Pinakulo ko po yan at ipinalamig na rin po. Hindi ko na ipinakita yung pagpapakulo ko kanina. At ito na po yun. Nilagay ko na po siya dyan sa garapon. So, gagawin na po natin kung ano yung paraan upang maging gamot ang okra. Ayan na po yung okra. Tinanggal ko po yung ulo tsaka dulo po niya. O yung ulo niya tsaka yung dulo po niya. Kailangan pong matanggal po yun o putulan po natin. So, ilalagay na po natin sa tubig. At ito po ay gagawin nyo po sa gabi. Kailangan po gabi nyo ilagay. Halimbawa, alas 7 ng gabi. At least, alas 7 rin po ng umaga nyo po ito iinumin. Ayan na po. Ilalagay po natin dito sa tubig. Ayan. Kumbaga, 7 to 7 po ang kailangan ng okra. Kailangan sa tubig. Kailangan maibabad sa tubig. Ayan. At kinabukasan po,
yun na po yung magiging gamot po ng diabetic. At the same time, ang okra po ay mataas ang bitamina nito na tulong din po para sa ating buto. Nakatulong din po ito sa mga may sakit sa buto. Pero ito ay mas the best pa sa diabetic gawa po ng laway ng okra. Yun lang po kasi, kinabukasan po ito ay mga ngamoy. Meron po siyang amoy gawa ng yung dagta o laway ng okra. Yun po kasi ang gamot. So lalabas po yun sa magdamag, ilalabas po ng okra yung laway niya at mapupunta po sa tubig. At yung tubig po, yun po ang iinumin po ng taong may diabetic. May taong diabetes. At sa una siguro ay maninibago kayo o maninibago yung taong iinom. Pero ito po ay napakabilis. Napakalakas po nito. Napakabilis na bumaba ang sugar ng tao. Ito po ay talagang marami na pong nakasubok. Sa mga nakakaalam, marami na po ang sumubok at ginagawa po ng mga taong may sugar o diabetic po. Ito ay napakamurang halaga lamang, sa halagang 20 pesos siguro sa Pilipinas o ilang ano lang sa ibang bansa. Mura lang po yan, pero yun nga lang, may konting amoy lang po siya. Magtitiis lang po tayo kasi kinabukasan po yan, iba yung magiging amoy niya. At yung laway niya talaga, yung laway ng tubig, talagang medyo mahirap inumin. Pero at least, yun po kasi ang nakakatulong po. Yung laway po ng okra, yun po talaga ang gamot. Ang gamot po sa diabetic, yung laway po ng okra. Sa pamamagitan po ng pagbababad sa tubig ng magdamag, 7 to 7, kumbaga 8 to 8. 7 yung ibabad, so kinabukasan ng 7 in the morning, yun po ang magandang oras na pag-inom. Yung wala pa pong laman yung inyong sikmura. Yun nga lang, tulad ng sinabi ko, medyo maninibago po kayo, pero at least makakatulong po. Napakalakas. Subukan po ninyo. Ito po ay hindi lamang po ito salita o ano, ito po ay ni-research ko po. Ito po ay information galing sa mga doktor na ibinabahagi ko rin po dito sa aking video. Sa lahat po ng aking ina-upload po na video sa aking channel, ito po ay naka-base o ito ay na-research ko sa mga doktor. Ito ay kinuha ko sa mga aking pagre-research para sa ganun ay sure rin nga masabi ko po sa aking video. Pero sa amin, sa mga kapitbahay ko, kakilala, kamag-anak, ay naranasan po na po nila o nagawa na po nila at talagang ito ay mabisa. Mabisa po ang okra. Kaya sa mga nanonood po dyan, pwede po ninyong subukan kasi ito'y malaking tulong po sa atin. Bukod na ito ay nakakatulong, nakakamura na po tayo. At higit sa lahat, ito po ay hindi, anong tawag doon? Hindi nakakatakot ba? Kasi gulay po siya. Kumbaga, nakasigurado po tayo na walang, hindi siya mag-side effect ng hindi maganda. Kasi nga po gulay po siya. Kumbaga organic na gamot. Yun po ang kwan lang po ng okra. So maraming salamat po. Sana po lagi kayong mag-antabay sa aking channel. Kasi marami pa po akong i-upload about sa gulay, sa mga bitamina na makukuha natin sa gulay, sa mga lahat po dyan na masugid na nanonood. Pakishare po lamang ang aking video. At maraming salamat po. God bless. Sana po'y lagi kayong umantabay sa aking channel. Marami pa pong na-upload ko na about sa mga gulay na maraming bitamina. Mga pwedeng gawin po natin. Paki-search na lang po ang aking
channel at makikita nyo po yung mga iba kong in-upload about sa mga gulay, sa mga bitaminan ng mga gulay na nakukuha po natin. Maraming salamat po and God bless.